Alright guys, welcome back to my channel, and today's video medyo nakakalungkot tong content na to ngayon kasi napapansin ko marami na nag-quit sa Ragnarok Origin, and ibibigay ko sa inyo yung mga reasons kung bakit maraming nag-quit at marami na nagbebenta ng account. Usually mga nagbebenta ng account yung may mga MVP card, but the rest andito pa rin naman, tumatagal pa rin naman. Napapansin ko bakit marami na nag-quit kasi masyadong hindi na maingay yung world. Aside from that, yung rank ko tumataas. So ibig sabihin, marami na nag-sequit or maraming lumipat na ibang class or ibang server. Okay, kung mapapansin nyo, ito si Sarapet. Ito si Bubblebot. Ayan. Actually, ito, mabilis to mag-boost ng DP, Divine Power, pero ngayon parang na-stuck siya sa 800 pa rin. So isa lang ibig sabihin niyan, marami na siguro, kahit siya mismo nagsawa na siyang gumastos para lang sa game na to. And hindi ko naman binabash yung laro, eh, hindi mo naman masisisi, lalo-lalo na sa mga free to play and lalo-lalo na sa mga minamalas sa pull up sa gacha, sa pag-ups ng mga equipment, tapos sa mga hindi nakaka-TR sa MVP. And marami pang reason. Okay, so ito lang yung mga reason kung bakit parang papatay na ata yung Ragnarok Origin, ewan ko. Baka pag tumagal eh, mapalipat tayo ulit, mapabalik tayo sa Mirror 4, or else mag-aantay tayo ng panibagong game para may content natin, okay? Pero sa ngayon, hindi mo na ako mag-quit hanggat hindi pa. At aantayin lang natin yung Stellar Hunter, at tapos ang sabi kasi nila is ibabuff yung Ranger, so titignan natin soon. Ang isa sa reason kung bakit yun nga, bakit ang dami nagkukwit, eh bukod nga sa tawag nito, pay to win nga itong laro na to. Kung free to play ka, huwag kang mag-expect na magdo-dominate ka dito sa game, okay? And number one reason kung bakit marami nag-quit is teka, ano ba yun? Yun nga, kung bakit marami na nag-quit is yung magiging, ang pagiging disbalance sa mga class, job class. Kasi karamihan ngayon, marami pa rin nag-i-stay sa Paladin. And just wanna check natin yung Paladin. Saan yun? Here's this. Ito. Ayan, mapapansin nyo, marami pa rin yung Paladin dito kasi nga sila yung meta sa ngayon. Eh yung Ranger kasi parang sa lahat ng job, ito yung pinaka-olats. Kumbaga, pinaka-huling. Huling pinaka-mahina. Ayun. And then pangalawa din, yun nga, masyadong time-consuming itong game na to. Unlike sa Ragnarok. Alam ko marami din naman, pero ngayon kasi lalong nadagdagan, lalo na pag weekly, Monday, pag nag-reset na, iisipin mo ang dami mong gagawin, tulad nitong Jupiter's Ruins, Helheim, lahat yan gagawin mo. Pero sa akin naman, wala naman problema, pero sa mga may mga limited lang na oras dyan, may mga trabaho, mga business, eh mahirap talagang i-complete to. Hindi naman totally mahirap kasi may 1 week naman kayong tapusin, pero sa akin kasi ang gusto ko kasi mangyari every Monday natatapos ko na lahat to, pati yung Jupiter's Ruins nito natatapos ko, pati yung support na 4 times, tapos ito madali naman. Pero ito nga yung dahilan, dapat siguro ang gawin nila is lagyan na rin ng skip ticket. So wala nang sense din yung laro kung puro skip ticket na lang, no? Jupiter's Ruins, skip ticket na lang. Tapos yung Kato, skip ticket. Mini, so masyado na siguro pangit yung laro kasi puro skip na, wala nang actual na gameplay. So pangit naman yun siguro ng ganun, no? Okay, and then isa pang reason, yun nga sa MVP. Since free to play nga tayo, minsan hindi ako nakaka-TR ng, kumbawa may mga kasabay na akong mga top player. So isa ngayon, mahina talagang mag-boost ng pag free to play ka.
Pero dito kasi, ang ranking ko is tumaas ng 63. Yun nga na marami nag-quit. And aside from that, marami din lumipat sa Paladin. Kaya naging top 63 tayo dito. Actually, last month, nasa top 93 ako eh. Pero ngayon, naging 63 na. Di siguro nga. Pero meron pa rin naman, marami pa rin naman naging stick sa Ranger, no? Siguro naka-ward build to or sniping build. Pero ako, mag-i-stick pa rin tayo sa ating ADL kahit na sabihin natin mahina talaga. Antayin natin mag-buff, di ba? So yun lang. Ano pa ba yung mga ibang rason kung bakit? Sa ngayon kasi yun lang yung nakikita kong rason. And aside from that, yun nga yung mga rewards. Maliliit lang. Tapos, paulit-ulit na lang yung event. At wala masyadong... Hindi nag-release agad ng panibagong event. Di katulad sa... Yan, kukompare ko na lang. Pasensya na. Pero ikukompare ko sa Ragnarok M. Halos hindi sila naluluma kasi dahil nga may bagong event. Every month yata yun. So hanggang ngayon, marami pa rin naglalaro ng Ragnarok M Eternal Love. Okay, so papansin nyo kung mag-search nyo yung Ragnarok M Eternal Love, marami pa rin naglalaro, nagagawa ng content. So isipin mo, ang tagal na ng game na yun, around 4 years pa, 5 years. So yun nga, dahil nga kulang, maganda rin yung pamamalakad nila dun. Kasi nga dahil maraming event, may mga free costume, outfit, lahat. Eh dito kasi pahirapan pa. Pero hindi natin masasabi kasi 1 year pa lang naman tong Ragnarok Origin. Malay mo naman may mag-i-improve pa to. Tignan lang natin soon. No? So, pero sa ngayon guys, mag-i-stay muna tayo dito sa Ragnarok Origin. Hanggat wala pang fourth job ito, Stellar Hunter, try natin. Or babaguhin nila. Or i-balance nila yung job. O di kaya, makahanap tayo ng bagong laro. Pag wala tayong mahanap ng bagong laro, baka bumalik tayo sa Mirko. Kaso masyado na tayong gap doon. Isa ngayon, hanggang ngayon, marami pa rin naglalaro ng Mirko. So, tignan nyo na lang guys. And, check nyo lang yun sa YouTube natin. Dapat nakafollow kayo para alam nyo kung ano yung next na lalaroin natin at magpo-focus tayo doon. Alright, so yun lang guys. Tamang MR lang muna ako dito kasi halos natapos ko na lahat. MVP na lang ulo. So yun lang, and kung may mga additional kayo kung bakit marami nag-quit dito, please comment down below and basahin natin yan. Okay, so once again, thank you for watching and see you on my next video guys. Bye-bye.